ng pakikidalamhati sa gitna ng galit. Ang tanong po namin, nasaan po si Presidente Noynoy Aquino? Nasaan po siya? Yung kasama po naming eskwela ng bayan ay forced leave of absence. Baka din po yung Pangulo natin ay naka-leave of absence na. Isang buong linggo, nakaraang linggo, ang ginagawa ko ay pangangampanya para sa kanyang mga senatoriables. Pero po kaming mga eskwela ng bayan, kami po mga mamamayan ay hindi po sinasagot ng pamahalaan. Kinuha po nila yung ID ni Cristel Tahada, sinurrender sa kanila, pero sa likuran po namin, nandito po yung mga ID namin. Tanda na kami po ay hindi basta magso-surrender, hindi basta susuko sa laban na ito. Sa mga susunod pong araw, tinakda po namin ngayong hapon na ito na kami po ay magkakaroon ng isang marcha, indignation march po. Yung buong pong pamantasan at iba't iba pang mga pamantasan mula UP Baguio hanggang UP Mindanao, kasabay po ng protestang bayan laban po sa patuloy na komersyalisasyon at privatisasyon ng mga serbisyong panlipunan. Sa Friday po, kami po ay dadalo po at makikisa sa tribute march po para po sa Papa po magpapanawagan sa hustisya para kay Cristel Tejada. Sasamahan po namin yung kanya pong remains papunta po mula po sa UP Manila, papunta po sa sanktuaryo kung saan po siya inilalagak ngayon. At mula po doon ay susuburin po namin ang Malacanang para singilin si Presidente Noynoy Aquino at ang kanyang mga pulisiya na nag-abot at nagdulot ng trahedya po ito. Pinapanawagan po din namin sa lahat ng mga kasama namin sa pamantasan na sa Biyernes din po, tayo-tayo po ay magsama-sama para sa isang overnight vigil para po kinabukasan sa Sabado ay sasamahan po natin yung pong pagpunta na, yung funeral at living po ng ating kapwa eskwela ng bayan na si Cristel Tejada. Pinatawan po ng death penalty ng pamahalang Aquino, tayong mga kabataang Pilipino, sa kanyang mga patuloy na pulisiya na anti-estudyante at anti-mamamayan. At ang panawagan namin sa mga eskwela ng bayan at mamamayan, tayo din po ay nagpapataw ng isang death sentence at death penalty, hindi lamang sa mga pulisiyang ito, kundi banta din sa pamahalang ni Aquino kung hindi niya ditinggin ang mga kabataan at mamamayan, siya po ang isusunod natin at siya po ang mananagot sa ating mga mamamayan. Maraming salamat po sa pakikiisa para po sa ating ginawang press conference ngayong tanghali ito. Para po mamayang hapon, huwag po natin kalimutan, indignation march po natin alas 4, magkita-kita po tayo sa ESF. Sigaw ng pamantasan! Katarungan! Katarungan! Sigaw!